Ready, get set, go. Sa unang subok ni Yamyam sa unang bola, na-analyze ko po, Kuya, kung paano gawin po. Sinubukan ko yung technique na patayo. Ang hindi mo bra ang unang technique ni Yamyam, sinubukan naman niyang bilisan ang paghatak. Kung mabilis na galaw ang diskarte ni Yamyam, si Mark naman sinubukan ang diskarte na slow but steady. Kailangan lang ay balanse, tapos yun nga po, tamang diskarte. Iniisip ko lang talaga, kailangan kong tipiran ng oras, anong diskarte para matipid ang oras, huwag panghinaan ng loob. Si Yamyam sinubukan ang ibang posisyon habang hinahatak ang string. Pag-upo ko po, dapat pala talaga yung paa dapat sabay yung pag-usog po. Samantala si Mark, sinubukan na rin pa ang ati ng tube habang nakaupo. Sa bawat fall po ng bula, talagang dumadagdag yung kaba po, Kuya. You can do this, you can do this, you can do this, you can do this, you can do this. Kahit laging bumabagsak ang unang bola, determinado si Yamyam na mailipat ito. Bawat hulog ng bula, parang feeling ko, magiging talo po ako. Pero hindi pa rin ako sumusuko, Kuya. Mahanap pa rin ako ng technique po para ma-shoot, ma-ano ko yung bola po. Si Mark nakuha na rin ng tamang diskarte kung paano iangat ang tube. Talagang kailangan ko ng ibang diskarte kung hindi mag-work. Kaya kakayanin ko to. Dapat kung kayanin to, huwag sumuko. Kaya ko to. Yun lang po yung palaging iniisip ko, Kuya. Sa pangalawang bola ni Yamyam, pinaghugutan ko ng lakas ng loob yung mga pangarap ko po, Kuya. Ito yung nagbigay sa akin ng determinasyon para ilaban pa. Kung na-shoot na ni Yamyam ang dalawang bola, si Mark naman. Iniisip ko po yung sinabi ni Ate nga kaya ko. Kaya ko to fight. Pamilya ko rin po. Sana naman nagbunga ng maayos to.
Sa pangatlo at panghuling bola ni Yamyam at Mark,